Sinabayan po naman ng mga protesta ng ilang mga healthcare workers ang araw ng mga bayani noong Lunes. Kahapon po yan dahil nga sa delayed na rin na mga benepisyo. Kabilang po sa mga lumabas para magprotesta ay mga nagtatrabaho sa NKTI o National Kidney and Transplant Institute, St. Luke's Medical Center at ilang pang mga ospital off duty o kaya naman ay night shift ang mga lumahok. Pero maraming sumama rin ang mga nasa day shift sa mass protest sa September o marami din daw ho ang sasama sa September 1. Binabatikos nila ang hindi pa rin natatanggap ng mga benepisyo ng karamihan po sa kanilang hanay. Una pong sinabi ng health department na may inilaan ng 311 milyong piso para nga sa SRA o Special Risk Allowance ng 20,000 mahigit na mga healthcare workers. Pero giit ng mga nag-rally, dapat bigyan din ng SRA kahit na ang mga nasa non-COVID ward o hindi direktang nag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID-19. Dapat kan bigyan ng SRA dahil risky lahat ng tao dyan. Isang paa mo dyan nakabaw na sa hukay. Sa panayam po naman ng programang ito, sinabi po ni Filipino Nurses United o FNU Secretary General Jocelyn Andamo na tuloy ang kanilang kilos protesta bukas. Marami pa anyang mga healthcare workers ang hindi nakakatanggap ng benepisyo na isinasaad nga sa Bayanihan 2 Law at maraming mga nurse ang nadiskwalipika para makakuha ng SRA. Susugod bukas sa tanggapan po ng DOH ang mga healthcare workers para iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing at maging ang mga healthcare workers na sa probinsya ay magkakaroon din ng karampatang protesta. Ang protest action namin bukas ay tuloy. Ito po ang 10th araw ng Nurses Countdown na sinimula namin noong August 23. Dito po sa Maynila ay meron po kami protest action sa harap ng Department of Health bukas ng umaga. Siguro daan-daan pong mga manggagawang pangkalusugan po yan. Tapos sa ibang probinsya po ay meron pong mga nagpahayag sa amin ng pakikiisa at magkoconduct din po sila ng protest action nila. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.